Magandang araw mga kabonsai. Welcome po muli sa channel ko, Yuan Bonsai Journey. Ngayon sa video ito, mag-update lang tayo sa tugas na ito. May video na ako dito dati. Kung gusto niyo makita ang tsura nito dati, ilagay ko lang sa description box ko yung link nito. Ito na siya ngayon, wild na wild. Ilang beses na akong nag-cutback na ito, kaya lang dati kong mapuno, di ko na naipakita kasi busy ako. Silipin natin dito sa naipad ng talim. Ito yun. So, linisin ko muna para makita natin yung mga sanga niya. Ipakita ko lang mamaya kapag natapos na. Ito na ngayon lang ating tugas ng matanggalan natin ng mga dahon. Ipakita ko lang. Ito yung top view niya. Yung last ko na video nito, halos semi-buo na ito. Naka-pads-pads na ito. Kaya lang, pinawild ko ulit kasi di pa ako nasihan sa mga sanga niya. Ito yung kanyang trunk. Ito, tinanggal ko ang ugat na ito. Kasi dito naman, may ugat dito. May ugat siya dito. Kaya tinanggal ko nito. Hindi ko na ito kailangan. Kung makikita nyo. Yan siya. Yan. May ugat yan. Kaya tinanggal ko yan. Dito sa parting likod, ito. Okay na ako dito sa sangang ito. Yan, okay na ako dyan. Dito, ito. Papalakihin ko pa ito. Yung doon, nakatba ko na yan. Okay na ako dyan. Ang kulang na lang dito ito. Kulang pa ito. At saka ito, kulang. Kulang pa rin ito. Ito, okay na ito. Nag-cutback na ako dito. Pero mag-cutback tayo ulit. Mamaya dyan. Hanggang dito siguro. Cutback tayo ulit dyan. Marami na akong nakatback dito kaya lang hindi ko na naipakita. So, tingnan natin. Ito yung likod ng ating puno. Lipat tayo doon sa may harap niya. Yung itsura dito dati, yung nakapads na, maganda na siyang tingnan. Kaya lang kapag sinilip natin dito sa may bandang ilalim, di siya maganda. Di siya mukhang punong tingnan. Yan. Ito. Okay na ako dito. So dito, i-maintain ko na ito dito. Dito. Maintain ko na ito dito. Buhin ko na dyan ang mga pads niya. Dito, ang sanga ito, okay na ito siya. Yan. Tingnan natin ito sa ilalim. Yan. So ngayon, may i-cutback tayo na mga sanga nito. Pakita ko lang. Dito, ang sangang ito. Ito. Ang sangang ito, okay na ako sa laki nito. So, putulin na natin ito. Dito tayo magputol. Itong tugas, kahit di na tayo maglagay ng allowance, tutugo ito. Walang problema ang tugas. Kaya lang yung ibang mga puno, need natin maglagay ng allowance. Tingnan natin kung kaya ng pruner natin. So,
malamang ito ang gamitin ko. Or ito. Pero ngayon, dyan na siya muna. Ito, mula dito, yan, lumiit na siya dito. So, okay na. Pagdating dito, lumiit na siya. Pagdating dito, dito na ang may problema. Okay natin. Mula dito, papunta dito, wala na siyang stippering. So, okay na ako dito sa sanga nito. Okay na ako. So, magputol na ako dito. Yan. Dito, ito, lalaki pa naman ito kapag lumaki ang sanga ito. So, di na ako mag-cutback hanggang dito. Kasi need ko pa itong palakihin. So, kapag lumaki ito, dito, lalaki pa yan. So, okay na ako dito. Yan. Ito dito. Yan natin. Mula dito, dito, malaki siya. Lumiit ako punta dito. Lumiit ng konti. Tsaka dito. Dito naman siya nagka-problema kasi dito hanggang dito sa may dulo niya halos magkapareha lang yung alaki niya. So, di siya magandang tingnan para sa akin. So, ang gawin natin ngayon para mag-improve ang tapering niya dito, mag-cutback ako dito. Ito na lang yung gamitin ko. Pero din ako mag-cutback dito. Tingnan natin. Kasi tingnan nyo, yung tapering niya dito, di gaano maganda kasi halos magka-singlaki lang sila. Pero, dito lang ako muna mag-cutback. Dito, dahil, palakihin ko pa ito. Ah, ito, palakihin ko pa ng konti. Kahit kalahatin ito, or 3/4. Pag lumaki ito, kaya na sinabi ko nung una, dito, lalaki rin ito. Ito, pag lumaki ito, dito lalaki rin ito. So, dito na tayo mag-cutback. Yan. Putulin na natin. Yan. Tingnan niya. Nung natanggal natin yon, nung naputol natin yon, so, gumanda na yung sanga natin. Yan, tingnan niya. Nag-improve na siya. Dito rin. Ito, need ko pa itong palakihin ng konti. Kaya di muna natin yan putulin. Ito, ginawa ko muna itong antena. Ayan siya. Antena muna yan. Dito sa may likod. Tingnan natin. Ito tingnan natin. Dito hanggang dito. Halos magkasing laki lang sila. Although may diferensya naman ng konti. Pero ang problema nito, kung mapapansin niya, tingnan niya yung sangang ito, pumaitaas siya, so magpang-abot sila ng sangang yon, magpang-abot sila, kaya iklian natin ito dito. Magputol tayo dito, pero mas maganda sana may sanga kasi ako dito, ito. Mas ito, may sanga dito. Kaya lang namatay nung nag-well dito. Mas maganda sana kung dito tayo mag-cutback. Yan. Para yung flow ng ating lower branch pag ganito. Di siya pumaibabaw. Ito ang mas maganda. Pero mag-cutback muna tayo dito ngayon. Dito lang muna. Kapag tubuan ito dito, siguro tubuan ito. Dito na lang tayo gagawa ng sanga. At saka i-cutback natin dito ulit. Ang sangang ito,
At saka dito kapag may tumubo uli dahil patay din ito, yan na lang ang gamitin natin. Ang dito, dalhin natin sa likod at saka ito, dalhin natin dito sa gilid natin. So, magputol muna tayo dito ngayon. So, ayan na siya, naputol na natin. Di ko na ipinakita sa video natin para din na humaba. May katwak pa rin tayo dito sa may bandang likod. Ito pala, papansin nyo. Ito, nido natin itong ikatbak. Tingnan nyo. Mula dito, papunta dito. Kung mapapansin nyo, wala na siyang tapering. Kaya, ikatbak rin natin yan. Magkatbak tayo. Dito. May galaw sana ang sangang ito. Tingnan nyo. Yan. May galaw siya pero yung tipiring niya di maganda. Tingnan nyo. Hindi siya mana. So, mag-cutback tayo dito. Or dito. Dito muna siguro. Tapos kapag pangit pa rin tingnan, dito tayo mag-cutback. Dito rin sa likod. Mag-cutback na ako dito dati kaya lang di ko muna sinagat. Dito, mag-cutback tayo ulit dito. Kasi mula dito hanggang dito yung tapering niya di maganda, so mag-cutback tayo dito para gumanda siya. Pero di ko na ipakita sa video natin para di na kumaba. Dito mag-cutback tayo mula dito hanggang dito yung tapering natin, so wala na, di maganda. Kahit may movement ang sangang ito, need natin mag-cutback. Dito tayo mag-cutback para yung next na tubo dito pagganito siya. So, yung tapering niya mag-improve at saka yung movement ng ating puno ay gumanda rin. So, ipakita ko mamaya kapag natapos ko na i-cutback para di na humaba yung ating video. So, ito na ngayon ang itsura ng ating puno. Yan. Nag-cutback na tayo dyan. Dito rin, nag-cutback ako kasi may sanga ito dito, kaya lang hindi maganda yung tapering niya. Dito, cutback rin ito. At saka, ito, cutback rin. At saka yung sinabi ko kanina na ito, cutback rin. So, tingnan natin yung ilalim ng ating puno. So, ayan na ngayon ang kanyang itsura. Hindi kasi natin makakunan ng video sa malayo dahil may bantigi ako dito na nakaharang. Ito. May bantigi dito. Kaya hindi natin makuhaanan yung front niya sa malayo. So I think dito na lang siguro. Yan hanggang ganyan lang muna ang kaya natin gawin sa puno natin ngayon. So 6 months from now or 1 year baka magbigay naman ako ng update nito. So kung nagustuhan niyo ang video ito, mag-like, share na rin sa mga kaibigan niyo na gusto rin matutong bonsai para turuan niyo sila ng idea kung paano nila. Sa mga di pa pala nakasubscribe sa akin, subscribe na rin at pindutin ang bell notification button para ano notify kayo sa mga susunod kong gawing video. Maraming salamat sa panonood.